Hi, Beshies! Kumuha kayo ng pagkain, ng tubig, mag-CR na kayo because this is probably my biggest haul ever. As in ever. Welcome to my Japan Mega Haul! If you want to know what I got for my birthday and from Japan and para magka-idea kayo what to get if you travel to Japan, please keep on watching. Pasensya ulit kung medyo pasigaw tayo because the aircon is turned on. Again, maingay itong aircon na to. So, ayan, let's go! Mag-haul na tayo! Ang dami na to. Feeling ko, I have to split this. I mean, in terms of filming, ah. Kasi aalis ako. So, again, I went to 3 different cities ba? Or prefectures ba tawag doon? In Japan. So, Tokyo, Osaka, Kyoto, and Nara, which is explains why I have a ton of food. Every time I go to a certain city, talagang hinahanap ko, tinitikman ko, and binibili ko yung best food nila and I take it home. So yan, gumagastos din talaga ako sa food as much as I spend on luxury items. Ito yung mga food na binili ko, halo-halo to. Don Quixote, drugstores, meron pa sa mga supermarkets like Mitsukoshi sa Ginza. I'll start with this one. So this is Fujiya Milky Butter Sand Plain. Ang sarap nito. Ito yung kinain ko on the way to Narita via the Keisei Skyliner. So yan, bumili ako nito. Gusto ko yung box kasi sobrang cute ng mga boxes nila ng food, diba? Diba? Very giftable. But hindi ko alam kasi kung magkakasya pa yung mga bibilhin ko sa luggage. So bumili na lang ako ng isa-isa. Ayan, this is Fujiya Milky Butter Sand. So this is 2 cookies na merong milk na makapal na milk center. Ang sarap, besh. So, si Milky, kung kilala nyo to, I think mas familiar kayo kung makita nyo itong mascot niya. Ayan, si Milky. Dami akong binili nito. Ito, sikat siya na jelly candies and it's called Orihiro. So, merong peach. Tapos, meron ding parang muscat grape. Tapos, meron tayo nung assorted. Hindi ako mag-candy, pero mura siya. Plus, very easy to bring. And I heard na, ayun, sikat nga siya na pinapasalubong. So, I got some lang for my friends and my family. Random stuff that I got from Nara. So, sa Nara kasi, talagang mascot nila yung deer. So, a lot of the souvenir there are para may deer face. So, it's the Sika deer. So, Shikano yung tawag nila. So, bumili ako nito. This is Nara Honey Bamkochen. So, Bamkochen is a type of cake. So, normally, it comes in the flavor of green tea and honey. So, ayan, ito yung mascot nila. Tapos, bumili rin ako ng mochi. So, this is strawberry mochi. Basta, ang gaganda ng packaging, sobrang giftable. And then, finally, strawberry choco daifuku. So, again, this is from Nara. A lot of the mochis I got there because I just find that parang it's very distinct kasi meron sila nung deer. So, talagang it tells you that it's from a certain region of Japan. So, yun yung mga binili ko. Kasi minsan sa Tokyo, parang very generic na lang yung mga nakalagay. So, kaya ito yung binili ko. Namili ako ng mga to sa Nara. By the way, if you're going to Nara and you want to find out what their local delicacy is, that would be mga fermented vegetables. Actually, a lot of the vegetables there that they make are fermented for up to 2 years. So, mahabang-mahaba yung shelf life. And parang they're packed naman for transport. So kung gusto nyo matikman yung specialty ng Nara, go for the fermented vegetables. Hindi na ako kumuha kasi hindi naman maganon yung family ko. Tapos hindi naman ako maganon. Ang dami kong binili nito, besh. Okay, isa pa to na sikat sa Japan. So this is Alfort. So pag po sumali kayo sa mga Facebook groups, yung mga Japan Dummies PH, pag nag-share sila ng mga hauls nila, what you will always see is this small rectangle blue na box or the white one. So this is Alfort chocolate. Chocolate yung harap, tapos if you turn it over, there is a cookie at the back. Ang sarap niya, besh. Meron na, naubos ko yung isa na ganito nung bumili ako. So this is around 121 yen. Mahal pa to. But if you go to Donki, it's around 78 yen. And sa drugstores, it's even cheaper now. However, you may have a hard time looking for this sa Donki and drugstores because sobrang hinohord talaga siya. Gano'ng karami binili ko? Ayan, sobrang dami. I think I bought 40 pieces of this. Alam niyo mga besh, kaya hindi ganun karaming luxury bag and items yung nabibili ko kapag nagta-travel ako. Kasi parang I spend equally on food. Kasi ang sarap talaga eh, di ba? Parang din, life is not all about luxury goods. It's also about food! Oh my God, nabagsak na siya lahat. Sana hindi siya sira. And finally, dito sa food, sa first plastic, I got Tokyo Milk Cheese Factory. Meron ito sa Pilipinas, but mura siya sa Japan. So I got
itong salt and camembert. And ito, combination siya eh. Combination ng iba-ibang flavors. Ito, 20 pieces, 1,000 pesos. Dito, mga nasa 1.5 ba to or something. Hindi ko na lang nasama here because we ate it now. I also bought 2 boxes of Royce chocolates. Yon, mura ang Royce din sa Japan. Dito kasi high-end siya, di ba? Pero sa Japan, 800 yen lang siya. So that's about 400 pesos. Besh, mag-hoard na kayo. Well, kung malakas kayo sa chocolates, ha? Or if gusto nyo mamigay ng medyo maganda-ganda, I suggest Royce. Pero, medyo mabilis yung expiry niya. So next natin, this set of plastic. Ito, puro ano naman to, KitKat. So this is Koicha. Nasa harap siya nung parang drugstore. So I think, baka sikat siya sa mga tourists. So dun, yun na yung basihan ko. I got lang some. This is pretty cheap, like 250 yen. So baka mga 125 pesos, ganun. So I think this is instant matcha milk. I'm just gonna give these away to my employees sa business ko. So sabi ko, pinasalubungan ko sila. Binilan ko sila ng mga Japan goodies. And this huge one is all KitKat. I noticed yung KitKat ngayon, parang it became thinner and smaller. Dati kasi parang regular size KitKat, pero ngayon parang mostly are minis na. KitKat chocolate orange, KitKat dark chocolate, one of their most popular. KitKat, ano to, parang cookie. KitKat chocolate mint ice cream, the collab with Baskin and Robbins. Ano to, parang cookie. Cookie flavor. Of course, KitKat green tea, hindi pwedeng mawala. So, kung pupunta kayo ng Japan, you better get KitKat. So, sa food, this one naman is from Sugi. This is from Kyoto. Oh my God! Best ice cream that I have tried ever! Ang sarap! Ano siya? Para siyang honey maker. It's a honey brand. And they've been around since 1946 and they are in Kyoto. So, I think parang Kyoto brand siya. Tapos, umorder ako ng ice cream nila na parang ice cream with honey na may honeycomb. Original honeycomb. I'm telling you, it's so good. Tapos meron siyang parang wafer sa taas. Ang sarap ng wafer na yun, besh. As in, nung first time ko sa Kyoto, kinain ko yun. When I went back to Osaka, napapanaginipan ko siya. So, hinanap ko. Unfortunately, it was out of stock sa Ninanzaka. But when we went to Arashiyama, I chanced upon it. I bought 4 boxes. So, there were like 10 boxes left. I wanted to buy everything, pero again, I wasn't sure if I still had the luggage space. So, yan, apat. It's called Be Happy Honey Waffle. My gosh, besh, ang sarap nito. It's lightly sweet, tapos parang merong yung bite ng honey. Ang sarap, besh. As in, ewan ko kung pamimigay ko pa to sa mga, sa mom ko and sa mom and look ko. Ang sarap niya eh. Meron pa tayo dito. Dito, we have Ichiran. So, bumili lang ako ng isa. This is for my mom. Ang bigat kasi nito. This is Male Branch. This is a brand based in Kyoto. Pero marami pala siyang branches. Meron siya sa Osaka. Meron nga siya sa Narita Airport. So, no need to rush to buy this one. Kasi if you go to Sanenzaka, I think that's the small road going up the Kumizodera Temple in Kyoto. Ang dami nakapila dito. Kasi sikat siya doon. But then again, mahanap po pala siya sa, even sa Tokyo. So this one, they're really known for languid chat. So that is a very popular Japanese na snack. Basically, languid chat is para siyang thin cookie na meron lang layer of cream in the middle. So that cream can be white chocolate, dark chocolate, milk chocolate. But for Malele Branch, it's green tea. Kyoto is very famous for green tea because doon nang galing ang green tea sa Uji, Kyoto. Merong ano eh, sikat na brand na parang gusto daw ng locals. I tried looking for that pero sa Kyoto parang mas local pa doon. Parang hindi talaga makaspeak ng English masyado yung iba. If you're gonna ask around. Plus, I'm not familiar with the area so I couldn't really go around and we had an itinerary. So I wasn't able to look for that. Pero nakita ko ata siya sa Ginza, yung Kyoto na, sa Mitsukoshi supermarket, yung Kyoto na parang green tea na yon na sikat, ang mahal niya. Parang like for a small can, nasa 7,000 yen ba? So that's like 3,000 plus pesos. I bet it's good, but ayun, medyo kota na ako sa spending when I saw that. So while in Kyoto, I purchased this. This is matcha green tea powder. Basta parang meron lang tindahan doon. Mukha naman siyang sikat. Ayan, bumili lang ako. So, tatlo to. Marami siyang klase ng green tea eh. So, there's Uji matcha, Senmaicha, Genmaicha. Ang dami.
Not a green tea connoisseur, but I love matcha. Sa mga mahilig sa matcha dyan, if you go to Kyoto, do not miss itong mga food nila. Grabe, ang sasarap. Okay, next. Dito naman tayo sa souvenir. Ito yung mga binili ko sa Universal Studios Osaka, Tokyo Disneyland, Studio Ghibli store sa Kyoto, and some other souvenirs, yung mga local souvenirs. Okay, start tayo sa Studio Ghibli. So, ito is, nakita ko lang sa Kyoto. So, naglalakad-lakad ako, going to, this is along Ninenzaka, by the way, going to sa Park Hyatt Kyoto. Tapos, in fair ha, ganun ang Park Hyatt Kyoto, pero ang mahal niya per night. So, hindi ko na papangarapin. So, naglalakad ako, tapos sabi ko, ba't ang daming tao? Tapos, nakita ko, merong parang statue ni Totoro sa labas. Sabi ko, oh my God, Studio Ghibli! So, pumasok ako, medyo mahal yung mga tinda, but I told myself, I just have to get one, because I love Studio Ghibli. Lalo na si my neighbor, Totoro. Ayan, bumili lang ako ng tote bag. This tote bag, mga nasa 3,000 yen ata ito, mga 1.5. So, mahal talaga. Pero, maganda naman yung quality niya. It's very thick. Tapos, kita nyo, parang may naka-embroider sa gitna. Naka-embroider si Totoro. Okay, dito tayo kay Pokemon. So, eto si Pokemon. Meron silang store sa Daimaru, Osaka. Here you go. But, Pokemon, they have a store also sa Narita Airport. Not sure lang sa Kansai because I flew in and out of Narita Airport. Tapos sa Daimaru sa Osaka. Grabe guys, meron silang Pokemon Cafe. So if you love Pokemon, then be sure to check that out. Dine in there. Agahan nyo lang kasi when I went there to grab Pokemon for my nephew, medyo mahaba yung pila. So agahan nyo. Tapos ayun, nag-shopping lang ako ng mga Pokemon. Actually, ang daming Pokemon na magaganda. I wanted to buy a lot for myself. Parang nandun yung part na yon, parang gusto ko i-heal yung inner child ko by buying lots of Pokemon toys. But then again yon, nag-kick in pa rin yung pagiging adult and I told myself, oh, hindi mo naman kailangan yan. So, instead of toys, na-divert ko na lang sa cosmetics and perfumes yung mga, yung budget ko for myself. But I got something from Pokemon store. So, this is cleansing oil. Meron silang partnership with Kosei. So, yung Softy Mo na cleansing oil, which is one of their most popular Pokemon version siya. Ayan, ang cute! So, naabutin ko yung Pikachu. Laging out of stock na sa mga donkey. But, if you're going to a Pokemon store, you may have higher chances of getting the cleansing oil with Pikachu on it. And, ito yung binili ko sa aking nephew mga toys. So, first one, I got him a Charizard plushie. Ang cute! My gosh! Merong dalawa na natira nitong plushie na to. So, this is a Pikachu plushie. So, kita nyo, para siyang built for hugging talaga. So, perfect sa nephew ko kasi he is still young and mahilig siya matulog na nag-hug. So, yeah. Actually, dala ko sa airport to kasi ang laki-laki niya. So, mga nasa 4,000 yen ba to? So, that's around 2,000 plus pesos. Medyo mahal siya. Mura na to, I think, kasi dun talaga siya. But, kung bibili mo siguro sa resellers to, OA ang price. Dito naman tayo sa Universal Studios. It's my first time in USJ and I bought, you know, quite a lot of souvenirs. First one is Minions. So, sobrang sikat ni Minions doon. So, this is Bob. Pinabili rin to ng nephew ko kasi gusto niya si Bob. Tapos, meron akong t-shirt for my brother. So, this is just a shirt from the Nintendo World. Ang cute tong shirts nila. Tapos, towel. This is for my mom. Ang cute. So, yung pouches dito, ayan, Minions. This one, souvenir ko na rin. So, eto yung power-up band na gagamitin mo if you go to Universal. So, yung points here, you can transfer it daw sa Nintendo Switch. I do not have that. Muntik na akong bumili, but then I told myself, baka hindi na ako makatrabaho lalo kapag meron akong bagong gaming device. And besides, I'm waiting for yung new Pocket PlayStation. So, I might get that if I go to Japan next year. Kapag napunot ako sa Taylor Swift concert sa lottery, sana naman. Tapos, meron din akong green tea na Minion. So, this is for my mom-in-law. So, bumili lang ako ng shirt. Actually, ang laki ng shirt. Walang small. But even the small is huge. This is medium. Ayan siya. Pangbahay ko na lang. Kasi sobrang laki. Next is Tokyo Disneyland. Wala akong masyadong binili kasi sorry pero hindi ko masyado bet yung mga souvenirs ng Disneyland ngayon. Just the shirts lang. So I got a shirt for my mom. Ito uso to sa kanila ngayon. Ayan. Got a lavender one for myself. Naisip ko lang kasi siya eterno dito sa bag ko. These are random souvenirs lang from Kyoto, Osaka, and Nara. The Shikano Face. So this is a shirt from the Nara Park. And I got this for my dad-in-law. I wanted to buy them like parang a generic na Japan pouch. But I realized
parang again, mas unique yung souvenir sa Nara because of ito nga yung mascot nila. So I got the mga coin purses. So ito, ang cute niyan, this one. Ayan, tapos, ito yung ano, ito, this is for my mom. Para lang may souvenir ako sa kanya from Nara. So this is a shopping bag. It's a small shopping bag. Mga magnet. You know me and my obsession with magnets. So this is from Nara. I wanted to get magnets from every place that I went to. Tapos meron din akong Kyoto. Ayan. Ang galing ko. Parang wala akong nabili from Osaka. So try ko magpabili sa ninang ko because she's coming back this July. So baka may mabili siya. And of course, I have Tokyo. Isa pang magandang souvenirs to buy when you go to temples are Lucky Charms. So I got a lot. My husband and I were into that. Sabi namin, binibili namin yung mga Lucky Charms for good finances, good business. Sabi ko, pambawi para pag-uwi natin ng Manila, merong racket agad. But anyway, so we went to a lot of temples. So we went to Sensoji, Kiyomizu-dera, yung Fushi Inari Shrine, and a couple of other shrines. Tapos yung Todaiji Temple sa Nara. Absolutely amazing. You gotta go there. Panoorin nyo lang yung Japan vlogs ko para makita nyo gano'n siya kaganda. Ito yung mga binili namin. So this one, I think I got this sa Todaiji Temple ba? So this Buddha is for good business. So yun yung purpose niya. May malaki nito, pero medyo bulky siya. So I decided to get lang a small one. Ano ba tawag dito? Omikuji. Basta para siyang Lucky Charms. Yun yung tawag sa kanya. So this one naman is for good finances. This is for my mom. And I also got one for my mom-in-law. Ewan ko lang kung naniniwala sila. So, ayan. But no harm. So, ano to? Ilalagay nyo lang sa mga wallet, sa room nyo. Tapos, meron ako nito. So, this is like an omikuji. Tama ba? Basta para siyang charm na nilalagay daw sa wallet. And this one is for happiness in relationship. So, I bought this for my sister-in-law. Ay, ito, lalagyan lang to. Lalagyan ng mga pinagbibili ko. Ito sa Sensoji ko ata ito nakuha. So, this is for great financial luck ata. Meron ako to parang ano, for good finances din. Nakuha ko to sa ano, sa Kiyomizu-dera ata. So, ito siya. Ang hirap ipakita. Basta, for good finances. Ayan. Para siyang hammer. One of my favorite local souvenirs, in all honesty. And I got them in Kyoto. So, these are handmade fans. So, in Kyoto, if you go there, mahilig sa pamaypay yung mga tao. And in fact, parang they take that art seriously because yung fans range from 1,000 yen to 200,000 yen. Yes, merong fan na nasa 200,000 yen. Parang yung ginagamit daw ng mga imperial families before. Basta nasa vlog ko yun, tingnan nyo. So, I got one for my mom-in-law and one for my sis-in-law and one for my mom. Very giftable siya. Yung maganda kasi here is these fans, they are handmade. So, if you buy these, you are supporting yung local artisans ng Kyoto. Ayan. Tapos, so yung lalagyan niya, ito, this is like 800 yen, so around 400 pesos. Handmade tong mga to. Actually, parang, oh, wow, ang bango pala niya. Ang bango. Anyway, pati yung fans niya, hand-painted din siya. So, again, you're paying for talent. Itong fan, mga nasa 2.5. So, that's around 1.2. So, mga 1.6 tong fan na to. And, ito siya. Ang ganda ng fan! Ayoko kayo bigay sa nanay ko. Char. Saan bango niya? Sosyal na sosyal. Nakas maka madam. Ba't di pala ako bumili ng fan for myself? So, yan siya. If you're going to Kyoto, this is one souvenir that I highly recommend. Okay, besh, I'm back home. Nakatulog ako. Sobrang pagod. Tumitila ako na nga yung manok. So, it's gonna be morning soon. So, let's finish this as fast as we can. I'll just finish until the perfume products. Pero yung mga luxury hauls for another video na yon. Tayo sa next category. Fashion. First one, ito muna. Si Acne Studios. Oh my gosh, finally! Meron na akong damit from Acne Studios. I really love this high-end brand. This is from Stockholm. Tapos bumili ako ng shirt! Gusto ko yung ano yung Acne, yung style nila and yung vibe. And yung first time I went to Japan, hindi ko siya afford, okay? So tingin-tingin lang ako sa Acne Studios, sa Shinjuku. Tapos nung ano, ngayon, pagbalik ko sa Osaka, nakakita ako ng branch and it's very near my hotel. So I got my Acne Studio shirt there. So yun lang. It's a very simple shirt. May nakalagay lang na Acne Studio sa gitna.
Tapos color black. Tapos may pagka-loose siya ng konti. Parang ang kapal nung shirt. Okay, next would be the more affordable fashion items from GU and Uniqlo. So, kayo yung mag-Japan, of course, you really have to go to GU and Uniqlo. Personally, mas nagustuhan ko si GU this time around because a lot of the clothes that I've been looking for, I found in GU. And totoo ba na mas affordable si GU than Uniqlo? In my experience, yes, pero hindi ganun kalaki yung difference. Like, mga 100, 200 yen lang. Dito muna tayo kay GU. I just got parang a stripy shirt. Nahilig ako sa mga gantong shirts ngayon. I got one from Mango before I left. Tapos, yung next natin, this top. I really like yung ano, yung crumply texture niya. It actually looks like a waffle. Ito, parang siyang linen pants. And I love na meron siyang, I don't know if you can see it here, pero parang meron siyang ano, shorts na nakatahi sa loob. And this comes with a vest, but I did not get the vest. So, hindi ako masyado fan pa ng vest. Ang ganda lang nung cut nung sa arms neto. So, parang siyang, hindi siyang muscle tee eh, pero yung sleeve niya, instead of like going all the way, medyo cut lang siya. Meron lang siyang tiny sleeve. I got this long shirt. So, maganda lang siya on top of leggings. Pag nagta-travel, nag-hike. Tapos meron na siyang slit sa side. Very cool. Ito from GU, the last item. These are the new GU clogs. This is for men's. Actually, sikat to. Tapos yung sikat nila is beige. In fact, yung ano bigger sizes, medyo paubos na. In fairness, ang ganda niya. So kung ayaw nyo ng ano, kung medyo mahal ang Birkenstock, then try these GU clogs. Okay, finally, sa clothing haul, we have Uniqlo. Ang pinagbibili ko dito, mga underwear and bra. Kasi ang mura talaga. I love these. Kasi ang init talaga dito, so perfect tong mga to. 590 yen. So that's around mga 250, 260, mga ganon. Tapos itong bra, 2,290. So mga nasa 1 plus din. Actually, very close yung pricing ng Uniqlo doon sa Philippines. Tapos bumili lang ako ng mga limited edition Pokemon shirts. So this is for my nephew, ayan. Tapos meron din ako nito. Ang cute lang ano nito. Ang ganda ng likod. Ayan. Wala lang. Hindi ko to talaga binili. Like, intentionally. I just needed something to put on my shoulder. Kasi, ang lamig paggabi sa Tokyo. So, ito, bumili ako. White cardigan. So, magagamit ko naman yan. Dito na tayo sa shoes. When you go to Japan, it is a sin to not buy shoes because talagang shoe capital siya, and lalo na for Filipinos. Magpupunta kayo sa mga shoe stores like Nike, Adidas, Puma, ABC Mart, or Atmos. Puro Pilipino makikita nyo. As in, kasi ang mumura talaga ng shoes. Medyo nagwala ako sa ABC Mart. Parang 5 sapatos yung binili ko. So, I got myself Birkenstock. So, this is New Balance. And these are New Balance 996. Ayan, ang ganda. Kulay pink. This one na is for me. So, this is Nike. I got myself a new pair of Dunklos. Yay! I love Dunklos. This one is for men. Unfortunately, if you have big feet like me, sa man size ka na pupunta kasi yung biggest shoe size in Japan is size 8. This is for my husband. Kung naghahanap kayo ng panda, Japan is the place to go. Maraming stocks ng panda in Japan. So, my husband finally has yung Nike Panda. Nabilhan ko siya. So, again, nabili ko ito sa Osaka. And before we can purchase this, they asked if I had the Nike app because they will ask for a QR code that they will scan so that you can buy this particular pair. Before we left, I got him another pair. And ito naman, may pagka smart casual because I've been telling him to build his shoe collection. He doesn't have to have a lot. He just has to have the basic. So, meron na siya na parang brown. Meron na rin siyang black na may brown. And this one from Stefano Rossi. This is also from ABC Mart Rantage. Black and white. O, diba? Smart, pang smart casual. The brand is Stefano Rossi. Medyo mura lang to eh. Parang mga nasa 8,000 yen or 7,000 yen. Naka-sale pa nga ata to. So that, baby between 3 to 4,000 pesos. So ang ganda nung ano. Ganda nung itsura niya. So this one is the Arizona slippers. Isa to sa mga pakay kong bilhin talaga in Japan because this is very hard to find in Manila because it's really popular. Sa Shinjuku, di ba, sa Hotel Gracery, merong head ni Godzilla. So you can actually go up there and buy Godzilla merch. Nagbebenta sila, and this is one of the merch. Ang mahal nung ano nung shirt. This is around 4,400 yen ba? So that's around
1,800 to 2,000 pesos. Pero, ang ganda naman ng quality, tapos ang ganda ng print. Okay, so yung last sa fashion hauls ko would be watches. Charan! So finally, I got myself a Swatch X Omega Moon, Bioceramic Moon Watch. So yung first one is Uranus! I wanted my Swatch Omega to be fun because that's what Swatch is for me. Ayan, eto siya. Ang ganda. Light blue. Actually, binili ko to kasi itaterno ko siya sa Goyard bag ko. So, yung unbox natin yun soon. Ayan, eto si Jupiter. Ganda rin ng color. It's very neutral. Okay, besh, punta na tayo sa cosmetics. And these are my affordable cosmetics haul. Meron akong luxury cosmetics haul. So, later na yan. Mostly, I got from Donki and Matsumoto Kiyoshi, which is one of my favorite drugstores. Got Anessa Compacts. Ito sa nanay ko to. Sobrang love niya. Pinabili niya. Pasalubong rin ni husband. So, yan. Pasalubong namin sa kanya. Magsawa siya sa Anessa. Kate Kanebo, the base powder foundation. So, kailangan mo bumili ng separate case. This is around 300 lang ba? Tapos, bumili ako ng dalawang powder foundation because I have a shade, in fairness. This is number 4. Ayan. I bought DHC cleansing oil, just the small one. Wala akong makita nung malaki. And then, most of the DHCs are now in boxes. Next are heroin make mascara. So, ito, gift ko to sa friend ko. Papadala ko sa kanya. Nagpabili siya sa akin. Okay, next are eye drops. Okay, marami akong biniling eye drops. And the reason why I got a lot, especially for the blue one, is because sa TikTok, nag-announce ako na parang as thank you to my 33,400 followers, I will choose 3 people who will tell me what their favorite drugstore, Japanese drugstore makeup or snack is. Bioré sunscreen because meron akong follower sa TikTok na nagsabi gusto daw niya matry ang Bioré sunscreen. So, binili ko siya doon. So, this is the Mermaid Skin UV Gel. I-review ko to soon. Sumikat to sa Philippines. Pero, syempre, mas mura sa Japan. Magkano to? 790 yen or 690, basta ganun. Para mang nasa 300 plus pesos lang siya. People who are into Japanese skincare and cosmetics would rave about the DHC lip cream. Maganda daw talaga sa lips. So, I got one for myself and I got one for my BFF. Bumili rin ako ng Cezanne. This is a very affordable Japanese cosmetics brand. So, merong lipstick, eyebrow pencil, and meron ding blush. Cezanne is pretty well known for their blushes. Kaya yan bumili ako. Mura lang to. Parang ito nga, 400 yen. So, around 200 plus pesos. Pahada Labo Premium. So, ito yung hindi available sa Philippines na maganda daw, sabi sa TikTok. So, tatry ko to. But I've always tried yung original, yes, maganda naman, but I just wanna see how this one will work for me. And this is for my best friend. Bibigay ko lang sa kanya kasi nagpapahanap siya ng skincare na toner. So, binili ko na to kasi pwede rin siyang toner, pwedeng essence. I love Bioré Facial Wash. One is for me and one is for my BFF. So, ayan. Hindi lang ako nakabili ng madami. I wanted to, pero ang bigat na talaga ng bag ko. This one, Nose Mint. Me and my obsession with inhalers. This one is Wakodo Sikarol. So, this is a famous Japanese brand for babies and it's powder. Meron siyang moisturizing agent and zinc. I actually bought this for myself for my eczema. I got my sis-in-law some press-on nails kasi mahilig siya dito. I bought her around 5. Alam niyo ba nasa 100 plus yen lang to sa Daiso. May nabili ako sa Donki, ang mahal. Dito na tayo sa mga hauls ko from Donki. Okay, number 1, character socks. Ang dami kong biniling character socks. So dito tayo sa beauty products. Lululun is very popular in Japan. So ito yung Lululun Pure and Lululun Pure din pero moist version. Binili ko lang to para din sa staff ko. Sa negosyo ko bibigyan ko sila. Next would be eyeliner. So as always, meron akong heroin make. Tapos, bumili ako ng Deja Vu. This is one of the most popular eyeliner and mascara brands din in Japan. Not sure if this is Deja Vu din. Pero, ayan, maganda daw. Nakita ko lang. So, ayan, bumili ako. Ito yung sinasabi ko na ano, na nail extensions for my sis-in-law. Ang mahal nito, 1-2 yen. So, it's Kiss New York. Matomage hair stick. Finally, mang nasa 200 pesos lang ata to. 400 plus yen. Falsies lang. Ayan, ang brand niya is Remore. I have here the conditioner
and shampoo. So, yung Linus Airfeel. I actually wanted to use this in Japan, pero tinax-free ko siya, nakalimutan ko. So, na-seal siya. So, if sealed yung products again, hindi talaga siya recommended na buksan. Okay, one of my birthday gifts to myself are perfumes. Ang dami kong biniling pabango besh. Dito talaga ako nag-spend. But some of these, yung mga tatlo, they're not for me. Pabili sila ng friends ko. Pero, iho-haul na rin natin. This is Santa Maria Novella. This one is Rosa Gardenia. Ayan siya. I'm looking for a new rose fragrance. Something that's very unique and very pretty. Sabi ko, shocks, ang bango. Para siyang ano, rose na may pagka-soapy. Tapos pag tumagal, amoy na amoy. Ang ganda lang ng mix ng rose and gardenia sa kanya. Finally, bumili na ako ng Penhaligon's. Okay, the perfume I got is, charan! The favorite. I wanted Empresa. But when I got there, I changed my mind kasi Empresa kind of reminds me of Coco Mademoiselle, which I have. So sabi ko magda-favorite na lang ako kasi that's my next favorite. Pun intended. Tapos the next one, huh? Finally, nakabili rin ako. Kasi ito yung parang na-miss ko sa Singapore and I've always wanted to buy. Kind of like, low-key fan of this fragrance because personally, pag fragrance talaga, I love it when they tell a story. So this is Frederick Malle. Originally, gusto ko yung lipstick rose, pero I kinda got tired of the scent, so sabi ko, buti na lang hindi ako bumili agad ng malaki. Eau de Magnolia by Carlos Benaim. I'm sorry if I butchered this name. Bago na Eau de Magnolia. Okay, next natin, Lelabo. Ito, marami-rami akong binili dito. This is Santal 33. This is for my mother, so hindi ko bubuksan. Pinabili niya. I got Bergamot 22. Ang bango. So this is a perfume brand by Serge Lutens who served as one of the creative directors of Shiseido. Un Bois Vanille. Tama ba yung pagka-pronounce ko? Basta yon. Un Bois Vanille. Napaka-social na vanilla, besh. My gosh. So meron ako nito. Ayan. Ito siya. Okay, so this is the last perfume and this is YSL. So yung nabili ko lang na last is in Narita Airport and this is YSL Libre. This is very popular right now. So again, 30ml lang tayo. Perfect siya. Pang bag. Bagay pala siya dun sa liboy ko. So dito na tayo sa aking luxury makeup hauls. Dito muna tayo kay YSL. So aside from the perfume, I also got myself yung All Hours Foundation. So this is one of their best sellers. So I'm in the shade MN7. So yeah. Okay, next one is Decorte or Decorte. This is one of the most popular high-end Japanese makeup brands. So sabi ko, bibili ako ng mga high-end Japanese makeup brands because I really trust in the science of their products. Maganda talaga. So I got a foundation ulit. So this is Zenwear Ultra Longwear Multi-Proof Foundation. Mas madami-dami pang shades to eh kasi dun sa YSL. So I will test this out and let you know kung okay tong Decorte. So cool! So this is actually a brand that's made famous by their brushes. So they're really known for luxury makeup brushes. Suku, by the way, is a Japanese brand. Gusto ko pumili ng ano, Suku brush, sabi ko sa sarili ko. Pero when I inquired, there aren't a lot of options. Plus, the only thing I liked, which was a face brush, a powder brush, was 35,000 yen. So that's around 14,000-15,000 pesos. Hindi keri besh. So binili ko sa Suku, dalawa lang. This is their signature color eyes eyeshadow palette because my friend, si Cheryl of Beauty Box Corporation, said that Suku has really nice eyeshadows. Ayun! So, yan. Bilang kailangan ko na rin naman ng mga eyeshadows, bumili ako. And finally, yung isang binili ko sa Suku is a concealer. Wala rin ako masyadong concealer, so I decided to try this Intense Cover Concealer. Okay, next is Chanel. Ayan. Pakay ko rin talaga Chanel doon because I really wanted to buy their blush again. I had to throw them away kasi luma na talaga. So this is another blush. Sabi ko gusto ko ng parang medyo peachy pink na shade kasi marami akong pink and meron akong purple and rose dyan. And finally, lipstick kasi ang dami ko na ring lipstick dyan expired na. This is Rouge Allure Velvet. This is matte and the shade is 56 Rouge Charnel. Kasi magaganda reds nila. And last but not the least, Shuemura. Of course, we cannot leave Japan without buying Shuemura. The first one is yung Shuemura na blush. So I have here the palette and yung actual blush. Never forget to buy in Japan. Nasa 800 yen lang ba to? Basta mura lang siya. Actually, I didn't buy this sa Shuemura boutique in the department stores. I got this sa Matsumoto Kiyoshi.
So, doon kayo bumili. Mas mura. I cannot leave without getting this. So, this is my favorite Shuemura cleansing oil. So, ayan. This is for oily skin. And ito yung Sakura Refreshing Cleansing Oil. So, this is Shuemura Rouge Unlimited Amplified Lacquer. So, this is a satin lipstick in color red. Ayan, oh. A brick red lipstick. Very, very pang mommy. So, that's it for my luxury makeup haul, mga besh. And finally, dito na tayo sa luxury haul. So, we have one from Chanel. And my very first Gaillard bag! My gosh, I'm so happy! Pero, besh, sa next video na natin to kasi umaga na and I'm running out of battery. Sorry, guys. But thank you for watching the first part of my Japan haul. So, sa second part, we will unbox my first Gaillard bag. Anong kinuha ko sa Gaillard? And a Chanel purchase. So, ano rin kinuha ko sa Chanel? So, yeah, that's it. Thank you for watching this video. I hope you enjoyed this video. Don't forget to follow my social media accounts. Visit my blog. Subscribe to my channel. Click the notifications bell so you don't miss any of my uploads. And kung may tanong kayo about sa mga binili ko, saan binili, magkano, or kung may sulit ba dito, just let me know. And I will gladly answer you guys sa comment section. Yun lang and... Thank you. Bye, Beshies.